Hi guys, it's Ria and welcome back to my channel. So for today's video guys, is about these different kinds of soothing gel na na-experience ko nang i-apply sa mukha ko. So sila yung mga nakatulong para kahit papaano ma-achieve ko yung clear, smooth skin na gusto ko talagang ma-achieve. So alin ba dito yung mga product na nag-work or alin ba dito yung mga tipong hindi ko na-feel gamitin ng mga ilang days. And if you want to know more about this product, guys, just keep on watching. So, ito na nga, guys, yung different soothing gel na laman ng aming ref. So, ito na yung mga nagamit ko na for a month. Or siguro mag-3 months na akong gumagamit nito araw-araw. Ginagawa ko siya as sleeping pack lahat. So, ang una ko talagang ginamit dito is itong Nature's Republic na aloe vera soothing gel. So, siya yung unang-una kong in-apply sa face ko nung simula pa lang ako nag-skincare. So, ito yung ginawa kong moisturizer na kasi wala pa rin ako makitang moisturizer talaga nun. So, siya na yung ginawa kong moisturizer talaga. So, kita nyo naman, wala na siyang laman halos. Kasing wala na. So, nagamit ko siya talaga as in buong 1 month straight. So, ang consistency naman itong Nature's Republic Aloe Vera Soothing Gel, guys, is sobrang nakakatuwa kasi very, very light. Tapos, madali siyang matunaw. Very watery. Na pag nilagay mo siya sa face mo, hindi siya ganun kalagkit. Madali siyang ma-absorb ng skin mo. And then, yung smell, sobrang bango. Sobrang bango, in a way na hindi masyadong matapang. So, ang sarap-sarap niyang ilagay sa mukha, lalo na syempre pag malamig. And then, yung result niya sa akin, kinabukasan, sobrang naging smooth yung skin ko and naging bright ng konti na hindi ko maintindihan. And then, buong maghapon, hindi ko na-feel na naging oily ako sa kanya kahit nag-morning routine ako. So, feeling ko, isa rin siya sa mga nakatulong para mabawasan yung pagka-oiliness ko. Even though, siya yung ginagawa kong moisturizer and sleeping pack at the same time. And then, ginamit ko siya buong 1 month. Talagang inubos ko siya kasi nga siya pa lang yung una kong nagamit. So, siya yung talagang naging moisturizer ko the whole month. And then, nung naubos naman na siya, ang sinunod kong gamitin, ito nga yung nabili ko sa Watson's, itong Lux Organics Soothing Gel na Aloe Vera and Snail. So, ano daw siya, naka-moisturize, firming and brightening din, and for all types of skin. So, safe na safe daw siyang gamitin sa lahat. But then again, yung texture niya, or yung consistency niya, is medyo thick siya ng konti compare sa Nature's Republic. Sobrang feel ko dito medyo yun nga, mas thick siya and then mas medyo sticky ng konti. And also, yung feel ko sa kanya nung una ko siya talagang ginamit, meron akong katikati na feel or na naramdaman sa kanya na parang feeling ko baka hindi hiyang sa akin. So, in-stop ko siyang gamitin nun. Kasi nga, napansin ko na pagka may product akong ginagamit na merong snail na kasama, feeling ko nag-allergy ako. Hindi naman allergy na asing pantal-pantala. Yung parang may hibla ka ng buhok sa mukha mo na parang angkate. Tapos, kahit wala namang buhok, di ba? Pero yun, sobrang kati niya sa akin sa mukha ko. Pero yun nga, so in-stop ko muna siyang gamitin. Tapos, yung effect, yung result niya sa akin nung kinabukasan, yun, medyo nagkaroon ako ng zits and then may kati-kati. So, stop ko talaga siyang gamitin. After naman nito, since wala na nga yung Nature's Republic, tapos medyo ako dito, medyo may kati-kati factor ako dito, so stop ko siya. Nabili ko naman ito sa Watson, itong Esfolio na aloe vera. It's 100% aloe vera daw. So, feeling ko, okay na okay siyang gamitin talaga. And then, yung consistency niya is almost the same sa Nature's Republic. Yun nga, maganda siya kasi nga, it's 100% daw. Tapos, yan, pareho sila ng consistency.
ng Nature's Republic. And yun, medyo mastik siya ng konti. And yung sa smell, mas mabango siya. Although hindi ko pa siya masyadong nagagamit. Siguro ginamit ko lang siya 5 days. Pero wala naman akong nakitang hindi maganda sa kanya. So, tinuloy-tuloy ko pa rin yung paggamit sa kanya. Kasi nga, nung sobrang nakaka... Parang sila ng effect nung Nature's Republic. So, parang feeling ko, walang pagkakaiba sa kanya. Wala silang difference nitong dalawang to. Yun lang, ito, 92% ito, 100% yung aloe vera nila. Hindi naman makontento ang lola nyo. So, nag-try naman ako nitong, syempre, yung alam naman natin, okay na okay is itong Jeju Aloe Ice ng Fresh Skin Love. So, dalawa kagad yung binili ko, diba? Adik lang. So, itong Jeju Aloe Ice na to, syempre, alam naman natin kung gaano to ka-effective sa lahat. Or, hindi ko alam. Feeling ko, super duper effective naman siya. Kasi, ayan, tignan nyo. Kahit naman si anak, ginagamit niya rin to. And then, yung consistency niya, ayan, color white naman siya. Pero, pag pinahid mo na siya sa skin mo, ayan, para siyang lotion. Para na siyang lotion pag pinahid mo sa mukha mo. And then, diba, may pagka white-white kang makikita. Tapos, yung pagka white na yun, in a few minutes naman, mawawala din siya. Tapos, hindi rin siya ganun ka-sticky. Kaya, okay din siyang ipantulog. Tapos, ang hindi ko lang talaga ma-feel sa kanya or hindi ko lang talaga nagustuhan sa kanya is yung feeling na, diba, nilagay ko siya sa ref. Tapos, syempre, malamig siya. Natural. Yung, ano, pag nilagay ko na siya sa face ko, hindi ko ma-feel kung malamig ba or may init factor akong nararamdaman sa kanya, lalo na dito sa upper lip. So, may times na talagang ni-stop ko siyang gamitin kasi parang feeling ko, masusunog ba yung mukha ko or gano'n. Hindi ko alam kung bakit naging gano'n yung pakiramdam ko sa kanya. Pero, since yung effect naman niya sa akin kinabukasan, yung result naman niya, talagang nag-smooth yung skin ko, talagang naging kala mo siya parang bulak. Parang bulak yung datingan niya kinabukasan. So, ang ginawa ko talaga, tinuloy-tuloy ko pa rin siyang gamitin kahit pa medyo may init factor ako nararamdaman. Kasi parang feeling ko yung init na yun or yung lamig na yun na nafe-feel ko sa mukha ko, is parang yun na yung nag-work. Doon na nag-work yung kung ano man yung ingredients na nandito sa Jeju Aloe Ice. So, nung time na ginamit ko siya, siya yung super duper okay sa akin. And then, ayun nga, dalawa na yung binili ko sa kanya para, syempre, diba, mas ma-achieve natin yung glass skin na kiniklaim niya na talagang super duper, ma-achieve mo naman talaga, basta continuous mo lang gagamitin. And then, so, nung na-feel ko nga yung init factor na yun, so, instap ko nga siyang gamitin. So, ang ginawa ko, bumalik ako dito kay Lux Organic Soothing Gel na Aloe Vera and Snail. Ito naman, di ba, medyo may gati-gati siya. Medyo may gati-gati something na talagang nafe-feel ako dahil nga sa snail na yan. Pero yung effect niya, yung result niya sa akin kinabukasan, is dun ko lang napansin kasi nga, sobrang mas naging bright yung mukha ko. Mas naging clear siya. Na sabi ko, bakit hindi ko kagad napansin na parang mas okay to kaysa kay Jeju Aloe Ice. So, sabi ko parang, why not, ituloy-tuloy kong gamitin. Yung, kumbaga parang, sanayin ko yung skin ko kung may kati-kati man akong nafe-feel. Yun nga, so, ginamit ko siya ng mga ilang weeks pa. Kaya, kung titignan nyo, ayan, halos half na siya. Diba? So, after ko nung, doon sa Jeju Aloe, ayos na talaga, hindi na ako ganun talaga kakomportable. So, ito na yung ginamit ko. And yung napansin ko lang dito sa Lux Organics na to, na soothing gel, yung kinabukasan na paggising mo, yun nga, bukod sa bright yung skin mo, bukod sa soft, meron siyang may iwan na parang yung gel niya na namumuo. So, parang paggising ko kinabukasan, meron na dito sa buhok ko. So, pero okay lang yun kasi nga, kung ma-achieve ko naman yung bright skin na kiniklaim niya and then yung pagka-firm ng mukha ko, okay na okay pa rin siyang gamitin. And then yung kati factor niya, hindi ko na siya pinansin, so nawala na, hindi ko na siya naramdaman. So
okay siyang gamitin din para sa akin. And then, yung pinaka-last na soothing gel lotion na talagang magic para sa akin, ito nga, yung bago ng Fresh Skin Lab, yung Tomato Glass Skin. Ayan. So, siya naman yung sinubukan ko na i-try kung talagang magiging effective ba talaga sa lahat. So far, siya talaga yung pinaka-paborito ko. Bakit? Kasi, unang-una, yung consistency niya is a gel type na lotion na madaling madali din namang ma-absorb sa skin. Yan. Kaya lang nga, since madami talaga ako nilalagay, so medyo may katagalan siyang ma-absorb talaga. Pero kung konti lang naman ang ilalagay mo, talagang mabilis din naman. Tapos, yun nga, yung smell din niya, swak na swak lang din sa pang-amoy na hindi nakakairita. And syempre, ang pinaka-the best dito is yung result niya sa'yo. Yung result niya sa skin mo kinabukasan is super duper okay talaga. Na pagising mo, feeling mo, glass skin ka, feeling mo walang oiliness, kahit maghapon ka ng pawisan. Alam mo yun, punasan mo lang ng tissue yung pawis mo, parang okay na okay ka pa rin. Pero ang tingin mo sa mukha mo, glass skin pa rin, hindi ka mukhang haggard tignan. So far, siya yung pinaka-bet ko talaga sa kanilang lahat. Kasi nga, yung magic na sobrang achieve ko dito, yung glass skin, yung clear skin, smooth skin, yan, lahat na maganda sa skin, nasa kanya talaga. Nandito kay Tomato Glass Skin ng Fresh Skin Lab. Kasi nga, one day of using pa lang nitong product na to, sobrang nakita ko na yung magandang result niya, sobrang nakita ko na yung magandang effect niya sa skin ko. So talagang, for now, ito talaga yung itutuloy-tuloy kong gamitin. So lahat ng soothing gel na to, guys, sobrang naging effective para sa akin. Sobrang naging okay siya. Bakit? Kasi siya yung naging face booster ko eh. Siya yung tumulong dun sa mga skincare products para mas ma-boost pa yung mga dapat nilang gawin sa mukha ko. Kasi di ba? Meron akong toner, essence, or serum, face mask, and then may spot moisturizer, spot treatment pa akong nilalagay bago ko siya ilagay. Siya yung pinaka-last step na nilalagay ko as sleeping pack. So parang siya na yung nagla-lock in ng moisture. So lahat ng nilagay ko sa mukha ko, naka-lock na yon, and then pag tinulog ko, dun sila nag-work lahat. So kaya pag kinabukasan pagising mo, parang achieve na achieve mo na yung magandang skin na gusto mo talagang ma-achieve. Walang masama, guys, kung magta-try ng mga different products pagdating sa skincare natin. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Try tayo ng try hanggang sa makita natin kung saan tayo magiging compatible or yung hindi tayo magbe-breakout, di ba? Kung mag-breakout man tayo, then try again another product para mas ma-achieve ba natin talaga yung gusto nating ma-achieve pagdating sa skin natin. So, try lang ng try as long as alam mo kung paano siya gamitin ng tama, and also kung continuous mo siya gagamitin. Kasi lahat ng product na yan, alam ko, effective yan. Di lang siya magiging effective kung once or twice mo lang siya gagamitin. Kasi nga, pagdating sa pag-skincare, dapat consistent ka para mas ma-achieve mo talaga yung gusto mong ma-achieve sa skin mo. So, yun, disclaimer lang, guys, ha, hindi tayo pare-pareho ng skin type. So, kung ito nag-work sa akin, pwedeng hindi mag-work sa inyo. So, dapat lang natin gawin is yung mag-try hanggang sa makahanap tayo ng mga product na compatible para sa skin natin, para ma-achieve natin yung skin goals na pinapangarap nating lahat. So, sila talaga yung face booster ko, and sila yung aking holy grail para kahit papano maging soft, smooth, and clear yung skin ko. Pero, syempre, may isang namumukod-tangi, at syempre, ito nga yung Fresh Skin Lab na Tomato Glass Skin. Pero lahat sila as in super duper nag-work sa akin. Thank you so much, guys, for watching, and if you like this video, please leave a comment, like, subscribe, and hit the bell para naman masamahan niyo ulit ako sa balik-alindog project ko. Bye!